Once na kinarest ninyo ang lalaki sa parting yan, hinalikan ninyo o hinawakan ninyo ng malasutlan ninyong mga palad, iniisip agad ng lalaki na pababa na kayo. So, sobrang nakikiliti na ang lalaki dyan kasi ang imagination niyan, parang fireworks na. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Geraldine. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po makahingi ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po dyan sa baba. At huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may mga bago po tayong video, is mabigyan po kayo ng notification ni YouTube. And for today's video, guys, of course, kung nakagawa po ako ng video nung nakaraan tungkol sa mga kiliti ng mga kababaihan na magpapalian sa kanila, well, may mga nag-request din pong babae na gumawa naman daw po ako ng video. Sabi niya, "Hi Miss Cherry, sana po makagawa din kayo ng video naman na yung kiliti ng mga lalaki. Mapapauhol naman sila sa sarap." Talaga naman, mga girls, boys, malalagot tayo nito kay YouTube dahil sa mga request ninyo. But anyway, sige, gawa natin ito ng video para fair naman. Well, actually girls, hindi naman nagkakaiba masyado eh yung mga parte ng katawan ng lalaki sa parte ng katawan ng babae na makikiliti. Yun nga lang, syempre, may pagkakaiba-iba rin yan. Pwedeng may kiliti kay boy 1, pero kay boy B, hindi makiliti sa kanya. So, iba-iba rin. But of course, rest assured, meron silang mahihinang spot talaga ng katawan kung saan talaga pag hinawakan mo, eh mapapaungol mo talaga yung lalaki. Sa kiliti pa lang yan. Start natin sa bell button. Once na kinarest ninyo ang lalaki sa parting yan, hinalikan ninyo o hinawakan ninyo ng malasutlan ninyong mga palad, iniisip agad ng lalaki na pababa na kayo. So, sobrang nakikiliti na ang lalaki dyan kasi ang imagination niyan, parang fireworks na. Maraming mga babae na hindi napapansin ito. Pero ang totoo, isa to sa napaka makiliti o sensitive part na area ng mga lalaki. Number 2, yung mga kamay ng lalaki. Well, maraming ginagawa ang mga palad na yan, ang mga daliri na yan during pagniniig ninyo, di ba? So, masyadong stress yung kamay na yan kasi kung saan-saan pumupunta yan sa parte ng katawan natin. But, tulad din yan ng kamay ng mga babae. Punong-puno ng nerve endings yan. So, kapag minasahin nyo yan at kinares ninyo ang mga palad o daliri, sobrang makiliti din yan. So, kapag nandun na kayo sa kanilang mga palad, pwede ninyong halik-halikan yan. So, depende sa inyo, pwede rin ninyong tikman yan. So, yung iba, siguro sasabihin, yuck. Yung iba naman, sasabihin, oh, bakit hindi? So, depende yan sa inyo. Pero, rest assured, isa yan sa magbibigay ng tingling effect sa mga lalaki. Number 3, yung kanilang scalp sa ulo. Alam nyo guys, sobrang relaxing yan kapag hinahawakan o minamassage-massage natin yan sa kanila. Yung mga fingernails mo, padaanin mo sa scalp niya ng dahan-dahan. I'm pretty sure, bukod sa marirelax ang pakaramdam, may nagbabadyang intimacy. Next coming. Number 4, ears. Ang tenga ng mga lalaki ay strongly sensitive. Kapag kinarest nyo yan o binulong-bulungan nyo yan ng mga sexing, mga desire ninyo or kung ano man ang gusto nyong sabihin at hinahawak-hawakan ng inyong mga daliri ang kanilang tenga, nako, very sensual sa kanila yan. So, pwede nyo itong gamitin para matiste ninyo yung mga kapartner ninyo kung gusto ninyo mapaungol o makiliti talaga yung mga kapartner ninyo. Another thing, yung kanyang batok. Kung sa ating mga babae, malakas ang kiliti natin sa part ng leeg, sa mga lalaki, malakas ang kiliti sa batok. Ang area na ito ay napakarami ding nerve ending na kapag hinalikan nyo o kinarest ninyo, nagbibigay ng erotic signal ito papunta sa kanilang brain na dahilan kung bakit napapaungol or napapaliya din minsan ng mga lalaki. Another thing,
yung kanyang pubic bone or yung kanyang pubic hairline. Ito, madalas na overlook natin to eh. Yung bandang baba ng belly button nila, nako, sobrang makilip yan sa kanila. Kasi doon pa lang sa belly button, marami na silang iniisip. Sobrang nagkakaroon na ng maraming excitement yan. Dahil alam nga, pababa na kayo. So pagdating doon, mas mababa, mas lalong nanginginig na. Or talagang napapaungol na minsan yung mga lalaki kapag nandun na kayo sa area na yon at hinahalikalikan nyo na, kinikilikilitin nyo na. Next thing, yung kanyang nips. Tulad din sa mga babae yan. Malakas din ang kiliti ng mga lalaki dun sa kanilang utong. So, wag muna kayong bababa talaga. Bumalik kayo doon. So, may mga lalaking extra sensitive sa kanila ito. But may mga lalaki namang parang wala lang. So, malalaman nyo naman yon. Kasi kapag umuungol siya o nagkakaroon siya ng mga reaction habang nilalaro nyo yun, of course, gusto niya yung ginagawa ninyo. At magbibigay din ito sa kanila ng extra sensation, lalo na kapag matatapos na yung guy, medyo ipipress nyo or pipindutin nyo yung kanilang nips ng dahan-dahan na wag naman masyadong saktan. Makakatulong yun sa kanila. Another thing, kasama din dyan ang mga labi. One of the very sensitive membranes of the body is ang ating mga labi. So, tulad din ng mga babae yan, kailangan i-stroke ninyo ng tama gamit ang inyong mga dila, gamit ang inyong mga finger para makiliti ang inyong mga asawa, ang inyong mga boyfriend. Another thing, yung kanilang inner thigh. So, bigyan nyo ng konting masahe, konting paghagot ng inyong mga daliri. Magbibigay yan sa kanila ng extra kiliti talaga. And of course, last but not the least, pinaka-importante, yung kanilang banana, yan. Isa yan sa pinaka makiliting parte ng katawan ng lalaki. Akala nyo lang, ganyan yan. Pero marami pong nerve endings yan at punong-puno ng sensation. Ito yung pinaka weakness ng mga lalaki. Hindi naman basta-basta lang titikman nyo yung saging nila, then that's it. So, kailangan ninyo ng tamang hagod. Like for example, gagawa kayo ng circle around the base, then hawak ninyo ng dahan-dahan, then gamitan ninyo ng tamang paghalik sa mga parte ng kanyang saging. Ay, nako. Nakikita ko na naman yung mga comment dyan sa inyo, guys and girls. Ligalig na naman, especially mga boys. Napakaraming sensitivity at magbuboost ito ng blood flow sa kanya. So, doon na mag-start ang lahat. Pwede ninyong hagurin ng mabilis, pwede ninyong hagurin ng mabagal. So, depende yan kasi kayo ang nakakakilala sa partner ninyo at kung saan kayo komportable. Malaking tulong talaga na kilala ninyo ang isa't isa. Alam nyo guys, you cannot enjoy your sex life if you are decent sa bed. So, anong ibig kong sabihin? Okay lang na magwalwal kayo pagdating sa kama. Okay lang na maging wild kayo paminsan-minsan. Okay lang na pakawalan ninyo yung inyong mga inner desire kapag kasama ninyo yung mga kapartner ninyo. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang video ito sa inyo. At kung nagustuhan nyo po ang video ito, pakibigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up, comment down below, at huwag nyo rin po sanang kalimutan i-share ang video natin. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, baka pwede nyo naman pong i-consider subscribe ang ating subscribe button dyan po sa baba. Libre po iyan. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out!